in order to build him into what you want him to be. Pinupos namin sila, biyan sa akala nila na limit nila. Ayaw mo na! Ma'am! Hindi ko marinig! Ma'am! Ma'am! Gusto mo naman! Ma'am! The Marine Corps, we have a slang for them. We call them maggots. In the Marines, they are perceived as the lowest form of life. Sinasabing ang pagsasanay sa Philippine Marine Corps ang isa sa pinakamahirap na training sa buong pwesa ng Armed Forces of the Philippines. Pinatunayan ito ng 300 recruit. Dahil simula pa lang, sinubukan na ang kanilang katatagan. Candidate soldiers sa Ternate, Cavite. Nananatiling masama ang panahon, ngunit isa daw itong elemento sa kanilang training. 416, sir! Dito lang tayo sa minyo. Mababa, walang pupunta doon sa malalim. Yes, order! Yes, order! Ang paglublob sa dagat ay magsisilbi na rin daw ligo nila sa araw na ito. Last 15 seconds! 30 segundo lamang ang ibinigay sa kanila. Sergeant Ortega, sir. Dinumero ang bawat galaw ng candidate soldiers. Maging ang pagpasok sa kanilang barracks, may kailangang sundin. Iklip, ha? Ito, dapat lapat yan. Candidate soldier! Candidate soldier! Ayusin mo nga yung boses mo para kang baling. Yes, sir. Ha? Ulitin. Permission to enter. 4-1-2. 4-1-2 barracks, sir. Down. Enter. Sir. Nice. Candidate soldier, pangaliban, sir. Serial number 143275. Ayun, sir, doon na lang sa dulo, ha. Okay. Candidate okay, soldier, pangaliban, serial number 143300-N. Request permission to enter 412nd barracks, sir. Ganun. Serial number 143-N, 143275-N. Request permission. Request permission. Request permission. Request permission. Enter. Enter the 412nd. 412nd barracks, sir. Hindi po ba nakakatulong yung sigaw kasi yung tao bigay natatakot? Isa po ba yung sakto? Hindi naman. Sinasanay sila ng ganun man para paano silang alerto. Para hindi sila kagad maratil kahit makarinig sila ng sigaw. Ma'am, takbo ka dito, ha! Devesa! Candidate, sir, sir. Devesa, serial number 143216. Philippine Navy Marine, sir. Supporting. Supporting. As order. A soldier. As order. As order. Sir. Sir. Lahat ng emblemeto ito, tanggalin. Ha? Dahil ito ang paglalagay ng emblemeto, ha? Ang naglalagay nito, pinaghihirapan muna. Ah, dadaan muna kayo sa training. Ah, pag inauthorize kayo na ilagay ito, saka dalawang time na ilalagay niyo yung emblem ito. Entendyan? Sir! Ang galing! Ilagay yan sa ano niya? Six! Four! Ano yung mga limitasyon na sinasabi mo? Ano yung mga bawal? For example, ma'am, yung mga pag mag-CR ka, ganun na, kailangan magpaalam ka pa. Nang maayos, ma'am, kahit CR na CR ka na, kailangan, kahit nagkamali ka, paparusahan ka pa muna bago ka payagang mag-CR. Okay.
Ito lamang ang ikalawang araw ng mga candidate soldier dito sa Ternate, Cavite. Ngunit bawat segundong lumilipas, sakripisyo ang katumbas. Kita mo sa mukha niya, ma'am, na nanghihina siya. Tapos kita mo sa ekspresyon ng mukha nila, minsan lumuluha pa yan eh. Pero makapag-adjust din yan, ma'am. At ngayon pa lang, may nangungulila na sa pamilya. Paano, ma'am? Ano yung isip mo? I'm sorry. Panlamal ko ba yun? Kasi dati mo ang susubihin sa akin. Panlamal ko rin siya. Sa mga susunod na araw at sa mga susunod na buwan, ayon sa mga drill instructor, marami pang dapat gawin. Dahil hindi lamang katawan ang patitibayin, kundi pati isip at buong katauhan ng bawat isang candidate soldier. Matapos ang isang buwang training, ganito namin inabutan ang nagtitrain na marine. Wala nang bakas ng kalambutan sa kanilang katawan at maging sa kanilang mga boses. Left, right, left, left, right, left, 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 left,
Basic School sa Ternate, Cavite. Itong recruit na to, international lang tinatawag sa kanila. Ibig sabihin nun, galing sila sa iba't ibang lugar. Hindi sila recruit sa isang probinsya. Hindi ang pare-pare ang ugaling nila. Dahil sa drill, mapapagkisa natin yung mentalidad nila, yung thinking nila. So yun doon sa teamwork, na instead na yung iba, na iba yung iniisip, dali nilang mapagsabihan dahil dyan sa ginagawa nila na para magsabay-sabay sila. So teamwork. Apo! Sa mga unang buwan hanggang apat na buwan, kailangan may tinatawag kami na shoulder back and down, ma'am. Ang purpose nun na para lumabas yung dibdib nila. Paano? Yan. Shoulder back and down, then sigaw na sila ng heels align and touch swing. So apak! Huwag patigasan yung kamay! Hayaan mo lang ako maglagay! Kailangan nyo lang eh! Tumba mo lang kundi. Ganyan, ha? Huwag mo lang baliin ito. Tama na yan, huwag mo lang baliin yung wrist mo. Ganyan, ha? Oo, Marcel! Paniniwala ng Marine Corps na nabubuong kumpiyansa at moral ng bawat candidate soldier sa mga chant na binibigkas. March time! March! How do you swing your arm? Sasagot sila, mama. 6 inches to the front, 3 inches to the rear. Count up! Para lang kadins na naman tuloy-tuloy yung mamintin nila yung lakad. Chin step! Ayun.
sa gitna ng platoon, nakita ko si Sotelo. Hold! 1, 2, 3, 4! Pesalanitan, sir! Stop! Ready! Matikas na, punong-puno na ng kumpiyansa sa sarili. Left, right, left. Hindi naman sabay-sabay yung mga baka nyo dyan! March, by 3! Ay, doon lang kayo na magtabak-tabak! 1, 2, 3, 4, then 5, 6, 7, 8! Ang kalimang kasi ma'am is indigenous form of martial art techniques of the Philippines. Tinuturo din sa candidate soldiers ang tamang paggamit ng itak bilang gamit pang depensa. So pag na nangyari ma'am na malapitan na lang ma'am at itak sa itak na lang yung gagana ma'am. Dahil mura sa area ma'am sa Mindanao, lahat ng tao ma'am doon may daladalang itak. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Maging ang candidate soldier na si Lee at iba pang kapwa niya babae, mahirap na rin makilala sa gitna ng kalalakihang nagsasanay. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Idikit ang mga kamay, kunin ang bigat. Idikit ang mga kamay! Gunggong ka talaga ha? Isa sa nagpapatibay ng katawan ay ang tinatawag na obstacle course na isinasagawa din araw-araw. Go! Ilak mo yung thumbs mo! Alaw talaga, sige! Next! Huwag magdadong magmamadali. Ah, 50 palago, 50! Anong ginawa mo? Balik ka doon! Babang! Napakalaki ng braso mo hanggang... Andahan! Andahan! Bigat! Bago! Tama, Blaine! Sige, itang mga kamay! Tignan yung timbel! Itang kamay! Sige! Wala yan! Andahan! Ang laki-laki ng katawan mo, ha? Ha? Hindi ka makahawak dyan sa halo! Wait! I-apply ka sa iyong tiluro! Kamay sabi. Pagka nalagpasan na nila yung unang isang buwan, kahit ano nang ipagawa sa kanila na physical aspect ng training, kahit patakbuhin mo na yan, kahit pagulong-gulungin mo na yan, malakas na sila. So parang baliwala na lang sa kanila lahat yun. Dahil walang nadisgrasya, na-perform niyo na maayos, walang kaswerte, isang bagsa. Kristo! Ehersisyo at iba pang pagpapalakas ng katawan ang ginugugol nila sa lalalabi nilang araw dito sa terra nate. 1, 2, 3, okay! Sir, tama ka dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
Sa babae po, mayroong push-up tayong ginagawa na hindi po pareha sa lalaki because of their strength. Because they were not in charge for carrying mortars, mga ganong aspeto. So it's easy for them carrying an M16 rifle rather than 81 mortars. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 61, 62. Matitigas na ang mga candidate soldier. Madali na rin para sa kanila ang iba pang elemento ng training. Bihira na rin silang mapagalitan ng kanilang mga drill instructor. Competency is amphibious operation, no? And we have to really make it a tough training so that we can see the commitment of every Marine. First squad, bounce up! Yung ginagawa nila na gumagapang, nagugulong, nagagamit nila doon. Kasi pagka ang kalaban pumutok yan, madami, anong gagawin niya? Kailangan gumapang siya, hanap siya ng cover niya para hindi siya matamaan ng kalaban. Forward! Forward! March! Up! 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 Lop, lop, lop. Subalit hindi lamang pisikal ang nahubog sa kanila. Higit sa lahat, pati na rin ang kumpiyansa sa sarili. Dahil ang mga dating tahimik. Ito pala yung barracks namin. Bali, dito kami natutulog. Ito pala yung kabangka. Ngayon ay tila hindi na nauubusan ng kwento. Almost 7 months na kami dito nagtitraining. Malaki rin yung improvement namin sa sarili. Kami dati nagkakabatch, marami rin pinagbago sa amin. Hindi na yung tulad ng umpisa na dito na kanya-kanya. Ngayon, buo na. May pagkakaisa na sa lahat. Hindi na yung watak-watak. Si 1-4-all or 4-1, ika nga ang sabi ng Marines. Maraming time na tutulo talaga yung luha mo. Dahil unang-una, mga pamilya mo nga, may isip mo. Once na papasok ka talaga sa Marines, kailangan ihanda mo na yung sarili mo na mabuhay na kailangan, kaya mo mabuhay mag-isa. Yung bago pa lang kami dito, sir, doon napipil talaga, sir, na homesick na homesick. Kasi sir, kung nasan niyo yung naglalakad, tumatakbo na nakapikit yung mata. Kasi, yes, sir. Talagang antok ka talaga sa labanan mo, kahit antok ka, sige, ginagawa mo yung exercise. Dito talaga yung maranasan yung din, sir. Nag-adjust yung training namin, sir. Hanggang sa napunta kami ng 8 months, then finally, graduate na din kami. Inabot ng 8 buwan ang training ng mga candidate soldier, kaya naman hindi mapigilan ang saya na kanilang nadarama dahil sa nalalapit na graduation rites. Makabuluhan kasi ang araw na ito para sa kanila dahil pwede na silang tawaging Marines. We owe it to our drill instructors, no? They live up to
to our expectation or to the standards set forth by our forefathers, no? 1950 when this was organized, no? Kaya nga, sabi mo, kung nakikita mo parang napakatikas ng malas, no? It is the tradition and the reason behind why Marines are posted in the National Shrine, the Shrine of Sir Rizal. Nung araw pa yan, it's already a tradition to us. Correct. That we guard the National Shrine. And who would you put in a National Shrine like that? Of course, siyempre yung mga matitikas na Marines. Drop the next cow! So the training ng Philippine Marines that became very comprehensive, very tough, no? Kasi ang habol nito is to come up with an elite force na kayang pumasok sa isang hostile territory and successfully carry out the mission, no? Kahit magkaroon ng mga high percentage of losses. Ayon sa isang eksperto, naiiba daw talaga ang training ng Philippine Marine Corps. In 2000, yung Ababakal campaign is one of their proud moments, no? That where they were able to successfully defeat the MILF despite the fact na in conducting their operations, they are bound also by conventions on human rights, no? So, ito yung maganda sa Marines is that they carry out their mission still taking into consideration the value of human life, no? Hindi yung bara-bara lang, papatay na lahat sila natin. Hindi sila ganun, no? Sa buong kasaysayan ng pagkakatatag ng Philippine Marine Corps, ilang beses na rin silang nag-aklas laban sa gobyerno. During times of destabilization sa bansa natin, the Marines are also seen as the force of choice also. So, kapag tinignan mo sa ating history, no, yung Marines, they are also targeted by destabilizers kasi alam nila na pagdating sa puwersa, malakas ang puwersa ng Marines, no? And pagdating sa, pag nakuha mo yung Marines, parang nakuha mo yung buong unit na kasi may esprit de corps sila, no? May brotherhood yung mga yan, no? So, and that has happened quite a number of times since 1986, no? You have Ed Sawan, then you have the coup attempts in 89, then in the 1990s, you have the, in the past decade, you have the February 26 mutiny. Sa kasalukuyan, tila marami ang ginagampanan ng mga marino. The principle sana was, for example, may gulo sa isang island. Yung Philippine Marines papasok, no? Clear the area, and then pull out, pasok ang army. Pero nangyari, yung Philippine Marines pagpasok, nagstay. Doon na siya. So hindi na siya pinupull out. Doon na siya. So that is why naging problemado ngayon yung Marine capability to fulfill its original core competency, yung tinatawag na core competency niya, which is amphibious operations and rapid deployment, no? Sa muling pagbabalik ng mga candidate soldiers dito sa Taguig, magiging ganap na silang marino. You have proven that you have the attitude, that you have the strength, and that you have the discipline to be called Marines. For today, you are now enlisted as privates in the armed forces of the Philippines. Siguro what make us different is all Marines graduate from one alma mater. It is very important for us that each and every Marine should be graduating from that basic school internate. It's like the Philippine Military Academy. What bonds them together, the graduates of PMA, no? What bonds them together is their they came from one school. Sis Madeline Lee,
from Sambuaga City. Iba ka na. Yes, sir. Para dun sa unang araw na na-meet ka namin eh. Yes, sir. Talagang nabago na. Nabago na talaga, sir. Ano yung pinakamalaking pagbabago sa tingin? Yung noon na hindi ako responsable sa mga ginagawa ko, ngayon responsible na ako, sir. Kung anong dapat gawin, kung ano yung tama. Milburn, from Sambuaga City. Ano yung pinakamagandang leksyon na natutunan mo dun sa walang? Tingin mo, ano yung pinakamaganda para sa iyo? Sa akin, sir, disiplina, sir, sa sarili, sir. Disiplina, yun talagang main purpose ng training dun, sir. Yun na yung mga nakasama mong BI, sir. Kahit na ganun, parang nakakamiss din pala sila, sir. Kahit mas kung itong pinaghirapan, kailangan ko mahalin ito, kailangan ko paalagaan. Ito ang pinasa ko ng trabaho. Ako'y nagagawa na nung sa lawi ka yung ika nga ang isang paa ay halos nasa hukay at totoo naman yun. Ngunit para sa pamilya ng mga nagtapos, hindi pa dito nagtatapos ang kanilang pangamba. Dahil 2 linggo mula ngayon, sasabak na ang kanilang mga anak sa panibagong mundo. So my destino nyo is Barangay Bunbun, Patikol, Sulu. Itinuturing na ancestral domain o baluarte ng Marines ang Mindanao. Kaya dito sila sabak ng 3 taon ang mga bagong sundalo bago ipadala sa ibang lugar. Ito ang unang araw ni Private Simon sa Patikod, Sulu. Palibagong yugto ng kanyang buhay bilang isang sundalo. Ngunit kaakibat ng pagiging baguhan, ang tradisyong ito. Hanggang may dagat! Hanggang may dagat! Isang welcome reception para sa mga bagong salta. Last! Magkasama naman si Melbourne at Lee sa Hulusulu. Si Sotelo naman ipinagpatuloy ang physical exercises. Sa kanilang pagtungtong sa tinatawag nilang operational area, natuklasan nilang hindi pa pala nagtatapos sa basic school ang kanilang pag-aaral. Marami pa silang dapat malaman sa kalakaran sa totoong mundo nilang gagalawa.
saan, kahit saan, ang maring sikat pa rin, bumuhawa na parapain. Huwag kasi mangunahan! Kahit may palaki mo, ngunit kung kapasok mo, ang maring saan, hindi sa uso mo. Sa pagbaan, kung marami na, ang maring sa'yo natin, hayan! Kung gusto mo, kami masubukan, ang maring sa'yo yung tawaran. Kahit saan nais niyo, aparin hanggang huyo, ang maring sa'yo hindi tatakbo.